kay Sir Boy. Gugutuming ka sa mga video niya. Matatakam talaga, matatakam sa bawat putahe. Sa sobrang sarap, ika'y mapapagrabe. Kaya mga kabayan, manood kayo kay Sir Boy, mapapawo kayo. Mga lutong panghandaan at pampulutan, kakain pang putahe ang matututunan. Mga kabayan, yung sa idea na may papakita na naman sa inyo isang napakasarap na lutaw. Ay, aking gagawin pulutan. Ako eh, pwede ding iulam. Chicken feet, mga paano man ako, ating kay Crispy Hindi. Ang tawag ngayon din ay Crispy Chicken feet, maya-maya ng karikit, mga kabayan. Ang ating inuhugasan maigay, tatatanggal natin ang mga kuko at tayo na may tumigil na ng pangangain noon. Ayaw, ating patitigisin muna rin diyan yan. At yung mga paan ng manok na yan, yung mga isang kilong paan ng manok lang, oh, mga kabayan, at ating hugasan talagang maigi yan. Hindi po pwedeng hindi natin hugasan ng tugaya. Ito naman ay paa yan eh, siyempre. Pero napakasarap po niyan. Sagana sa kulad dyan, kailangan ng ating katawaan, mga kabayan. Ayan, ito yung ating isasala ngayon at ating palalambutin yan. Tayo nagsala ng ating kaserulang yan na may tubig. Ipakukuluan lang muna natin bago natin ilagay diyan yung ating mga paan ng manaw. Kahit sabi ko sa inyo, panuurin sana ninyo aray hanggang dulo. Takot panalo aray. Crispy chicken feet, oh, pinalutong na mga paan ng manaw. Kaya nilagyan natin ng mga isang kutsaritang asin yung ating tubig na yan, oh, pampatanggal ng lansa yan. Ha, oh, kubula ka na, ilahokin na yan. Ayaw, sayang apoy, sayang gataw, ngayaw. Mga kabayan, kita nyo ba kayo ating mga paanang manok na ba? Ay, linis na yan. Basta yun yung ating palalambutin diya, titimplahan na rin natin ang karikate. Yan ho. Sapat para madibaw natin yan. Pagtatatanggalin natin diyan yung mga ano, matitigas na buto niyan. Pero iiwanan natin yung mga gatil-gatil at yun ho ang sagana sa anaw. Sa kulad din, ating palalasahin din yung ating extra virgin anchovy extract na yan. Bekeneme, nabak. Tunay ka naman eh. Magbabagong taon na. Iyon, kita nyo ba? Napakasarap din. Meron tayo sibuyas, bawang, tsaka paminta. Yan ho, mga kabayan. At ating ginagamit din pala sa kao. Pagkatipid gumamit ng sibuyas ngayon ni kabayan. Ay tunay ka naman ho. Balita ko ngayon eh. Ang nadaan ng kilaw nung isang araw la ay 4:50. Nung bisperas ng Pasko ay ngayon 6 nadaan na. Yan ho, pero yan naman ay masarap pa rin kahit na isang piraso yun. Yan ho, ating binabalik-balik lang sa inyong napapanood at ating kinukulaw at naging mapalambot natin. Yan, kita nyo baga ang itsura. Yan ho, bibisitahin, baka naman malusak, ayos lang. Oh, mga kabayan, ay di ayos na yan. Yan ay ating papatay na ang apaw. Yan ho. Yan ho, ating ididibo na yan. Medyo may kahirapan ding magtanggal. Ay merong mahuhusay mag-ano na. Kaso lang, ay dapat ay pagka ididibaw na gayaan ay medyo hindi ganyong kalambot at siyempre nalulugas. So ay kailangan ko naman ay mas malambot dahil pag oh, hindi ho mas malambot ang ating pagkakapaghalbos ay hindi mo rin ho mapalutong ng maganda. Ayan ho, kailangan ay medyo mas malambot siya, mga paan ng manok. Basta ang yan naman hindi natin ilalaban ng paligsahan ay basta ang importante matanggalan natin yung mga buto-butong yan. May mga mahuhusay tumanggal yan, may mga ginagamit pang mga kung ano-ano. Basta ang importante yan ay ating mapasarap at mapalutong yan. Gamitan din natin ng chicken breading na yan. Bikinime, tunay ka naman. Gagamitan din natin yan ng all-purpose flour. Oh, oh, at saka mga baking powder niya, mga isang kutsarita. Yan, ho. Oh, paganda. Yan. Inok na natin. Pinagaluhalo natin yung mga chicken breading na yan, all-purpose flour at yung ating baking powder. At ito, sasamahan din natin ng isang tube na ano, yung ating garlic powder, granulated garlic na napakabango, ho. Yan, tunay naman. Kita nyo naman kung anong brand, eh. Yan naman hindi na para magpa-vlog. Ayun, mga kabayan. Kilalang kilala. Ay talaga lang gusto kong gamitin at napakabango naman. Amoy na amoy bawang talaga. Yan ha, ating papapag-make-upin yan. Papagpulbuhin natin yung ating hinaluhalo mga harinang at mga anong yan, chicken breading yung ating mga dinibaw na mga paan ng manok. Kakalugin lang natin yan diyan sa plastic na yan, mga kabayan. At yan ay medyo isisiyot din natin ng karikit sa frigidaire at para medyo machill din. Mas maganda hong iprito
mga kabayan. Oh, tunay. Para kapit na kapit na rin yung ating ginamit na yung ano, mga pao, mga harinang yan, mga chicken breading yan, para magmo-moisto yan ang karikit yan. Tulad ng nakita ninyong yan, galing na ho yan sa frigidaire. Hindi naman ho natin, ano, parang chinil lang natin at nag-moist yung ano, para hindi mga laslaan diyan sa mantikang iya sa inapapanur na yung mga kabayan. At yun lang ho yung ipiprito diyan yung lahat na ating ano, kailangan lamang nalutuin at yung mga tira niya na isusit natin sa frigidaire, sa freezer at naku, lalo pagkain ho ay medyo frozen ang karikit bago ipiritaw ay naku, mas maganda ang lutong mga kabayan, sabi ko sa inyo. Ay ito naman, ating pupulutanin ngayong gabay, ating ipiprito muna ng karikit na papagayan muna, hindi ho yung talagang wagas na wagas agad, at yung ating palalamigin ulit ng karikit, saka natin ilulubog ulit diyan sa mainit na mantika para talaga hong makuha natin ang masarap na lutong. Kung susunubin, mga kabayan, pwede din naman hong medyo matapang-tapang ang pagkakapagpritaw. O, nasasain niyo ho kung anong gusto ninyong klase ng lutong, basta hindi sunubes. Gusto niyo yung light brown, gusto niyo yung golden brown, gusto niyo yung matingkad-tingkad na pagka-brown. Ang sigurado lang di yan, ako maririnig nyo mamaya mga kabayan, napakalutong ho niya ating chicken feet na yan mga kabayan. Ako, ay kasarap po niya. Kamura-mura, pwede natin gawing negosyo aray. Eh, 120 lang ang kilo niya pa ng manok na gayaan. Mag-i-effort ka lang ng karikait at siya. Yan ho, nailubog na uli natin mga kabayan, yung ating mga paan ng manok na yan. Ay, napakaganda rin gawin ni Gusyo. Ay, di, tsatsagain mo lang ang pagdidibone na yan. Pero, sabi ko sa inyo, pwede. Pwedeng negosyohin aray. Crispy chicken feet. Tapos, bibenta mo din yan sa kalye, sa bangketa. Yan ako. Yan yung itsura. Ayaw ko din masyadong tostado. Pero, ang inay, gusto yung mga tostado. Ay, di, paggagawa ko din ang kanya. Yan ho. Yan ho, binawas ko lado sa ating ipinrepara at nasa sa frigidaire ho yung iba niyan at lulutuin ho natin yan sa Lutsiben at gusto kong matimusa nung aking manugang at nung anak kong pangalaga din ni Magnon Lutsiben. E ngayon ako, kami muna ni Commander Mami Lise habang nanonood ng TV. Ay di, resisiyat-siyat ng karikit na ano, red wine, o di baga, o mas healthy ng karikit. Kunti lang alcohol yan ha. Pakinggan ninyo rin ha mga kabayan. Sasaw-saw pa ako. Oh, ito yung baga, pagkakalutaw, marsipaw, ay talaga namang napakasarap din ang lasa. Ay, nakaw, sana kayo makagawa ng pagpagarnay, mga kabayan. Ay, kasarap po eh. Sagana sa cola, Jay, panalaw, tapos ikisisi at ng pagpagarnay. Kung ano mang gusto ninyo siyatain, oh, ay panalaw. Pangsap pulutan na rin kasamahan din, ako may ginawa din yung aking pinakita sa inyong baked tahaw ngayon. At ito mga kabayan, itong Lutsiben na kami. Yan, nagprito tayo ulit. Yan, higaling sa ano, sa freezer. Yan, medyo malakas-lakas ang apoy para bigla akong ano, biglang lutong yan. Dahil yan, huy, halos si ano, na ano lang din, iproslaan natin ang karikait. At yan, siniyot na natin dyan sa nabulak na mantikang yan. At naku, ay sabi ko sa inyo, lalong napakasarap ng lutong niya. Yan, ha, yung napapanood. Napakasarap mga kabayan. Sana ho'y masubukan yung gumawa ng papagarnay. Crispy chicken feet. Ayan, pwede nating negosyohin yan. Mga kabayan, tunay ka naman. Napakamura. Menos na menos. Pero panalong-panalo ang sarap ng ating crispy chicken feet. Ni kabayan, mga kabayan. Sana inagustuhan nyo aring video kung aring ipinakita sa inyo. Oh, maraming salamat mga kabayan. God bless.